Ayan, mga ka-taxpayer ko mahal. Tip, 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 tip. Ayan. Hinihintay po ninyo ito. Paano ba, sir, ang tamang approach pag kayo ay nakatanggap ng deficiency tax assessment, katulad ho nito, mapapansin nyo, ang kinokolekta ho rito ay 13 million. Ano, napakalaking halaga niyan. At isa pa ho ay ito pa. Magkano kinokolekta? 50 million. Ba, okay. Laki nun, ha? Maabot na 64 million. Ayan. Sir, papaano ko po, pag nakatanggap po ako ng deficiency tax assessment, anong una kong gagawin? Simple. Simple. Okay? Divide and conquer. Ganun ho kasi ginagawa ng mga BIR sa mga taxpayer. Divide and conquer. At mamaya, i-discuss ko sa inyo yung bagong magiging batas natin, yung ease of paying taxes na pinaprocess na ho sa Kongreso at palagay ko ay magiging centerpiece ng ating, hindi ho centerfold, centerpiece ng ating Department of Finance sa pamumuno ho ni Secretary Benjamin Jokno. Ayan. So, ganito ang unang gagawin nyo pag meron ho kayong deficiency tax, hahatiin nyo sa dalawa. Divide muna. O, i-divide natin ito. Paano ito dinidivide? Ayan. Simple lang. I-divide nyo ng dalawa, sabi ko. Ito ay A. Ito ay B. Ayan. Ngayon, ang gagawin ho natin, pareho naman silang relevant. Kaya lang, siyempre, hindi naman pwedeng pumasok ng sabay sa isang pintuan yung mga dambuhala. Hindi pwedeng yung dalawang elepante sa maliit na pintuan papasok na sabay. Dapat isa-isa lang. Okay? Ganon din ho sa pag-a-analyze at sa pag-protest ng deficiency tax assessment. Isa-isa lang. So, ano ang una dito? Ang pinaka-importante dito, mga ka-taxpayer kong mahal, yung letter A. Ha? Kasi kung hindi nyo naiintindihan yung letter A, hindi nyo maiintindihan yung letter B. So, ito ho yung first priority, ito ho yung second priority. Ayon. Intindihin mo muna yung words, yan, W, bago yung number, N. Words first, number. At yan po ay makikita ho ninyo sa ating new civil code. Ganon din ho mag-analyze ang ating new civil code. Words prevail over number, sabi ng ating new civil code dyan. So, pag-a-analyze din sana, kung ginagamit nyo yung utak nyo, ah, words prevail over number. Words muna, priority, and then number. So, yung mga susunod ko hong tip, pag hawak ho ng mga deficiency tax assessment, makukuha nyo yan sa aking video o mabibili ho ninyo sa video ko yung pong mga sagot sa mga ganitong klase ng assessment. For example, meron ho tayong apat na problema rito. 1, 2, 3, 4. So, gumawa ho ako ng video para ho sa specific topic. Pwede ho nyong bilhin ho yun at kayo na ho yung gumawa ng inyong protest. Makakamura ho kayo kesa kunin ho ninyo yung grupo ko. At saka, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, meron na ho tayong mga lawyers na ang pangalan ho ng website natin ay taxspecialista.com. Next steps to do. Number one, attend webinar. Pwede ho tayong mag-conduct ng company-wide webinar or sumali ho kayo sa public webinar. Number two, buy templates. Pwede ho tayong gumawa ng customized, tailor-made para ho sa inyong pangangailangan o yung pong gawa na ready to use. Number three, coaching. Turuan ko kayo ng bookkeeping, auditing, accounting, NOD, PAN, FLD, FDDA, assessment notices ng BIR. Last, number four, engage tax specialista on a project basis. Tawag na! Tawag na! Call na! Para ho sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa taxation, manatili ho kayong nanonood, nakikinig at nanunuri sa aking ibang mga videos. Peace and happiness be with you mga minamahal kong ka-taxpayer for life. Masayang panahon po sa inyong lahat.